Mga idol at kabayan, isa na namang good news ang hatid natin sa inyo. Kaya set down and relax para mas lalo kayong komportable habang nanonood ng aming mga video. Good news at good vibes ba ang hanap mo? Good News Philippines ang para sa'yo. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa aming YouTube channel. I-hit ang notification bell para kayo ay ma-notify sa susunod naming mga video uploads. Maraming salamat! Ang vlog natin sa araw na ito ay talagang mapapawaw ka at matutuwa. Oo, matutuwa ka dahil ang bagong update galing sa Philippine Navy mismo, kinumpirmaan na aprobado na ang plano para sa dalawang submarines ni Pangulong Rodrigo Duterte. Isa itong follow-up report ng previous vlog na ginawa ko tungkol sa submarine acquisition program dahil nagkaroon tayo ng panibagong update. Ang source po ay aking ililink sa baba ng description. Sabi sa isang report, and I quote, "The Navy said President Rodrigo Duterte has approved the plan to acquire 2 submarines. Also on its acquisition list are more warships in a bid to further advance modernization efforts to better guard the country's waters." Yahoo! Ito na mga idol ang hinihintay natin sa wakas. May isa sa katuparan na ang ating hinahangad sa ating mahal na bayan, ang Pilipinas. Dagdag pa dito, ang mga Navy's acquisition list ay ang mga sumusunod. 2 submarines, 8 new fast attack interdiction craft, missile capable with speed up to 40 knots, 6 new offshore patrol vessels, 2 new corvettes, 2 refurbished Puhang class corvettes, sister vessels of BRP Condrado Yap acquired from South Korea. Hindi dito nagtatapos ang good news. Isa pang good news mga idol at kabayan, maliban sa mga assets na nabanggit, ang Philippine Navy ay isinusulong ang pagsisikap upang mapakinabangan ang sarili sa paggawa ng mga barko. Ayos mga idol at kabayan, ang ibig sabihin nito, tayo mismo ang gagawa ng mga barko. Pag-uusapan natin yan sa susunod na vlog, abangan! Balikan muna natin ang Submarine Acquisition Plan o program, mga idol, dahil sa vlog na to, ito ang ating pag-uusapan. Kung sa bansang France tayo makakakuha ng submarine sa pamamagitan ng G2G o mas kilala sa tawag na government-to-government acquisition mode, Scorpion-class submarine, diesel electric ang magiging kauna-unahang submarine ng Pilipinas. Ang Scorpion-class submarine ay gawa ng Naval Group. Ang Naval Group ay isang French industrial group specialized in naval defense and marine renewable energy. Ang Naval Group ay itinatag noong 1631, halos na sa 388 years na ang naturang kumpanya. Ito ay nakabase sa bansang Paris, Île-de-France, France. Ang mga produkto ng Naval Group ay ang mga sumusunod: warships, shipboard weapons, offshore engineering, nuclear engineering, marine renewable energies. Ano ang Scorpion-class submarine? Ang Scorpion-class submarine ay isang diesel-electric attack submarines at additional air independent propulsion. Ano ang ibig sabihin ng diesel-electric submarine? Ang diesel-electric submarines ay ang mga submarines na tumatakbo sa diesel at kuryente. Mayroon silang isang malaking network ng mga baterya na kinakargahan o charge sa pamamagitan ng diesel generator. Sila ay nakasnorkel, nangangahulugang naglalakbay sa ilalim ng ibabaw ng tubig kasama ang periskope at ang diesel generator exhaust pipe sa itaas ng tubig. Sa sandaling nakargahan na ang kanilang mga baterya, sumisisid sila sa karagatan ng tahimik na tumatakbo sa pamamagitan ng lakas ng mga baterya na nakapatay ang diesel generator. Matapos tumakbo ng ilang araw sa ilalim ng tubig, kapag ang baterya ay naubos na, ang mga submarino ay kailangan muling pumaibabaw upang muling magkarga ng kanilang mga baterya. Ang mga submarines na diesel electric ay tinutukoy din bilang SSK o Subsurface Hunter Killer sa pamamagitan ng pagtatalaga ng US Naval o sikat na tinawag bilang mga diesels. Ano ang kaibahan ng diesel electric at air independent propulsion o AIP? Ang Air Independent Propulsion ay anumang teknolohiya ng propulsion sa dagat na nagpapahintulot sa isang submarino na hindi nuclear na kumilos ng walang pag-access sa oxygen o sa pamamagitan ng pag-surf o paggamit ng snorkel.
Dagdag pa, ang Air Independent Propulsion o AIP submarines ay maaring manatiling lumubog sa mas mahaba o matagal na panahon na nagpapahintulot sa isang malaking hanay na magmisyon sa kapayapaan at digmaan. Ang Scorpion class submarine ay nagkakahalaga ito ng halos na sa $450 million bawat isang submarine, approximate na sa 22.5 billion pesos. Ito ay sinimulang magproduksyon noong 1999. Ang Scorpion class submarine ay mayroong mga subtypes: CM2000, AM2000, Downsize CA2000 at Enlarge S-BR. Ang mga bansang merong Scorpion class submarine ay ang mga sumusunod: Chile, 2; Malaysia, 2; India, 6; Brazil, 4. Ang Scorpion class submarine typical specification ay nasa larawan. Dagdag pa dito, ito ang kabuuang karakteristik ng Scorpion class submarines. Mga idol at kabayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay kayo at God bless. Laban Pinas. Ako ay isang Pilipino na katulad nyo na may malasakit sa ating bayan. Pero paalala lang mga idol at kabayan na ang digmaan ay hindi solusyon para makamit ang kapayapaan. Philippine Modernization Program Horizon 2. Salamat! Suportahan natin magkaisa para sa bayan. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe sa aming YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang inyong pagtangkilik at panonood ng aming video ay napakahalaga para ito ay mas lalo pang lumaki. Maraming salamat at mabuhay po tayong lahat. God bless po.